Sayang, di ba? Kung ako lang magaling kumanta. Netflix and chill. Netflix and chill. Tapos iba naman ginagawa. Hindi naman kayo nanono. Welcome po to Jerboy Vlogs. Hello guys! Welcome to Jerboy Vlogs. So ayan, nagbabalik na naman ang inyong Jerboy with a new vlog. And for today's vlog, I'm going to share 50 vlog ideas na makakatulong sa ating lahat. Naisip ko gawing tong video na to kasi usually kaming mga beginner na vloggers na walang subscribers, mag-subscribe na kasi kayo, na walang subscribers, naubusan kami ng content. And kapag nagsimula ka dito sa YouTube, yung goal mo is 1K subscribers and 4K watch hours, which is 240,000 minutes. Ang dami nun. So, para ma-achieve yun, you have to post frequently. Lagi ka dapat nagpo-post. We have to post at least once a week siguro. And yung problema namin, wala kaming maisip na content. Nauubusan kami, of course. Mga beginner pa lang, walang equipment na maayos and walang pera na panggasto. For example, kaya budget videos lang yung ginagawa namin. Magsasabi ako ng 50 vlog ideas na makakatulong sa akin and sa inyo. So, let's go! Number 1 is how-to videos. Usually, yung mga kwento yung mga tutorial. For example, how to edit Instagrammable photos, how to edit TikTok videos, ayan. May content din ako na ganyan sa akin YouTube channel. So, na title niya is How I Edit My Sasuar Videos. So, if curious ka, go and check it out. And of course, don't forget to subscribe na din. Number 2, we have music covers. Ito yung mga, syempre yung mga magagaling kumanta na ayaw pa ipakita sa tao na nahihiya pa daw, nahihiya. Kung ako lang siguro magaling kumanta, Diyos ko, puro music covers yung content ko dito sa YouTube. Pero hindi tayo biniyayaan ni Lord ng maganda boses. So, ayan, sali-salita lang yung pwede natin gawin. So, yung mga magagaling kumanta dyan, don't hesitate na gumawa na kayo ng music covers. Malay nyo, ma-discover na kayo, diba? We have gaming videos sa mga mahilig naman to sa mga games na instead na puro laro ka lang, why not record mo tapos salisalita ka lang ng konti to make it entertaining and then i-upload mo sa YouTube, diba? Number 4, we have facts about you. Sinasabi nila, pangit daw gawing pang beginner or pang simula na video to. Of course, walang curious sa'yo, walang gustong may alam ng buhay mo. So, sinasabi nila, itong content na to is pang madami ng subscribers. Pero, I suggest pa din na gawa kayo ng facts about you, syempre. Unboxing video. Kapag bumili ka ng item, for example, sa Shopee, instead na buksan mo lang siya ng isang beses na gano'n na walang katril, why not make it into an unboxing video, di ba? At least, nage-enjoy ka habang binubuksan mo, tapos pareho din lang na mabubuksan mo yung item. Makakagawa ka pa ng content mo sa YouTube. What's in my phone? Quick and easy daily recipes. House tour and room tour. Ito naman, madaming din nagre-request sa akin pero hindi pa ako comfortable na ipakita mag-house tour, mag-room tour. Kaya abangan nyo na lang kapag comfortable na ako ipakita or comfortable. Pranks. Reaction videos. Study tips. Lalo na ngayon tong study tips kasi online classes na talaga yung online classes. Yung online classes kasi, yung nangyayari is na namimigay na lang yung mga teachers ng activities. And yung mga PowerPoint, sinesend na lang. So, yung mga study tips, sa tingin ko papatok to ngayon sa ngayong quarantine kasi. Siyempre, gusto nila mas matuto pa kasi nag-a-adjust pa lang tayo from face-to-face, biglang naging online and parang modular na din yung nangyayari So, itong study tips na to, very helpful to in general kasi both teachers, students nahihirapan dito sa online classes. So, gawin mo na. Huwag ka na mag-hesitate. Life hacks. Bucket list. Home remedies. Cooking videos. Do's and don'ts for something. Dito naman sa do's and don'ts for something, ang example ko dito is yung kapag pumunta ka ng ibang bansa and then nalaman mo yung culture nila, yung mga dapat at hindi dapat gawin sa Tagalog sa lugar na yon.
So, if gusto mo makatulong sa ibang gusto din pumunta sa lugar na yon, or for example, in that country, gawa ka ng video and then for sure makakatulong ka ng ibang tao. Fuck video. Frequently asked question ata meaning nito, correct me if I'm wrong. Meron din ako mga frequently asked question dun sa TikTok ko. Madami-dami na din. Balak ko palang gawin. Abangan nyo yan sa future. By the way, yan yung kwan ko TikTok account. Follow me on TikTok. Papa-follow. Your favorites. Your least favorites. Favorites. Behind the scenes vlog. Funny vlogs. Traveling tips. Share a talent or skill. Share a talent or skill. Yung, nagtataka din ako or naki-curious ako sa mga talented and skillful na mga tao. Bakit kaya usually yung mga skillful or yung mga talented na mga tao, sila pa yung mga ayaw nila ipakita sa in public, di ba? Tinatago nila yung talent. Sayang, di ba? Kung ako lang magaling kumanta, and magaling ako sumayaw, Diyos ko, baka ang laman ng YouTube, TikTok ko, puro singing, dancing, pero hindi ako biniyayaan ni Lord eh. So, advice ko sa mga talented dyan, magaling kumanta, magaling sumayaw, please share your talent to other people para naman to entertain them and to satisfy yourself. Huwag ka lang mahiya. Go on, di ba? Show your talent. Pagod ako. Going on, we have editing Instagram photos, travel video, show off shoes dress collection, try on some clothes. Usually ito yung mga haul eh. Mag-haul din ako baka sa 8, 9, 10, 10 ganun yung mga sale sa Shopee, sa Pen Shop, baka gawan ko siya ng haul din. Goals video, birthday gift ideas, show how you shoot your videos, give away something you no longer use. Dito naman sa give away something you give away something you no longer use, ang daming nababash, kagaya ko na lang. Kasi, or usually sa TikTok to eh, may issue to. Di ba kasi yung scenario is, magpapa-give away siya tapos gamit na phone. Pero mukhang brand new naman siya, tapos binaba siya ng mga tao. Sinasabi nila, ulang hiya, magpapa-give away siya tapos gamit na. Huh? What do you want, di ba? Give away something you no longer use, di ba? Kapag mga kapareho naman namin or kapareho natin, kung nanonood ka man tapos wala ka ding budget, isipin mo din naman, di ba, wala silang pambili. Mamimigay na lang sila, just be thankful naman sa basta, dami kasi mga basher. React to Facebook profile picture. Ito na yung mga catfishing, yung mga ang gaganda sa profile picture nila sa Facebook. Tapos kapag nakita mo sa personal, wala. Kapag nakita mo sa personal, iba na. Pero maganda pa din naman, wala akong sinasabing pangit. Huwag kayong mga judgmental, hindi ako judger. Bloopers compilation. Bean Boozled Challenge. Bean Boozled Challenge. Eat it or wear it challenge. Workout video. Favorite apps. Summer essentials and summer DIY t-shirts. Dito naman, patok to sa ngayon kasi summer. Gawin nyo to. Next category, we have vlog ideas for couples. How well do you know your partner? Natawa ako bigla. Kasi madami dyan, sigurado ako mga relasyon na lagi kayo nag-aaway. Kapag lagi kayo nag-aaway ng jowa mo, huwag nyo nang gawin tong how well do you know your partner. Kasi kapag may tinanong lang siya tapos hindi mo nasagot, away na naman kayo, bugbug ka na naman, boy. Kaya yan, huwag mo nang gawin, huwag mo nang... Best movies for two. Netflix and chill. Tapos iba naman ginagawa. Hindi naman kayo nanonood. Anong Netflix and chill yan? Netflix and chill. How to behave during an argument. Ito na para sa mga unhealthy relationships or hindi naman unhealthy relationships kasi normal lang naman mag-away sa isang relasyon. So, gawa ka ng content how to behave during an argument to lessen the damage. What? To lessen the damage. To minimize na lang yung away, di ba? If you know how to act during an argument, if you just keep quiet, huwag ka nang sumagot,
And huwag kang manuto, di ba? Huwag kang manakit ng ibang tao kasi may feelings din naman. Ayun, move on na tayo. Relationship tips. Ayan, gawa ka ng relationship tips. And of course, when you make a relationship tips, of course, apply it also on your relationship. Kasi madaming tao dyan, yung mga, lagi sila nag-a-advise about relationship, nagsasabi sila, nagko-comfort sila ng ibang tao, tapos yung sarili lang relasyon, hindi nila maayos. Oh my God! Diba? Kapag gumawa ka ng relationship tips, you apply it also in your relationship. Ano yun? And then, DIY gift idea sa mga may jowa dyan. DIY, regaluhan nyo din kasi yung jowa nyo. Pati... Ito pala. Diba? During a relationship, lagi na lang yung lalaki dapat yung marigalo sa babae. Why? Why? Diba? If... Nakan ko lang to, nabasa ko lang sa YouTube or... Ay, nabasa ko sa Facebook. Hindi ko alam kung saan ko nabasa. Basta. Sabi nga, if you want to be treated like a queen, ano? If you want to be treated by your boyfriend, what? Like a queen, treat him like a king. So basta ganun, nasa bandang yon. Lipat na tayo sa next category, which is the active lifestyle vlogs. Number one, we have healthy lifestyle and jogging tips, healthy food. Dito sa healthy food naman, yung proper diet, ganon kapag, of course, kapag nagja-jogging ka and you wanna change something in yourself, you wanna be healthy, of course, you want. Kasi, kapag nagja-jogging ka, nag-workout ka, tapos hindi naman proper diet, useless din yan. Fitness vlog. Yung mga mahilig mag-workout, pwede nyong gawing content yan. And tips on losing weight. Actually, dito sa tips on losing weight, madaming nagre-request sa akin sa TikTok. Ayan ulit yung TikTok account ko. Madaming nagre-request sa akin kasi recently nag-post ako yung glow up picture. Hindi ko alam kung nag-glow up nga ba ako. Ayan, ipapakita ko dito and comment nyo kung gusto nyo gawa ako ng tips on how, ano, tips on losing weight. Ayan, ipakita ko sa inyo yung glow up. Glow up daw, hindi naman ako nag-glow up. Ayan. Kayo na lang yung judge if nag-glow up ako or hindi. Basta alam ko sa sarili ko, pumayat ako, tabataba ako dati, pangit-pangit. Hindi ko naman sinasabing pangit, pero I prefer yung payat. Nasabi ko na yung 50 vlog idea, so sana man lang nagkaroon kayo ng idea or kahit isa man lang na pwede nyong gawing content dun sa mga sinabi ko. Ang dami-dami nun, ay imposible namang wala ka na namang napili na makontent dun. Sana din ma-apply ko din dito sa YouTube channel ko kasi wala pa atang 10 yung videos ko eh. So, kailangan ko pa ng mag-upload para ma-reach yung goal nating mga YouTubers. And as usual, we are going to end the vlog with a shoutout. Shoutout kay Glenn G. Gerona. Hello. Shoutout kay JR's Vlog. Shoutout kay Sofia Carillo. Lagi ito nagko-comment sa mga YouTube ko. Shoutout din kay Neil Lehao. Shoutout kay Lorraine Marie Natix and Queenie Natix. Wow, yun nga ba? Shoutout kay Earl Fernandez. Shoutout kay Angela Robledo na napangalan siya ng Jungkook Kim. BTS siguro to. Shoutout din kay Franz Regalato. Ayan, pa-shoutout na Lods. Agyama na. Kapwa Ilocano. Shoutout kay Nyam Lodi. Shoutout kay Jason Gaming PH. And of course, if nagustuhan mo yung video, nagkaroon ka ng idea sa 50 video ideas na sinabi ko, and may makontent ka na sa next content mo, don't forget to leave a like. Pag hardcore basher ka naman, dislike mo na yan, and mag-comment ka ng hate comment, labanan kita! Don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa future uploads natin. Ayan, goodbye!